Nolle me tangere, ang buod. Ikasyam na kabanata, mga bagay tungkol sa bayan. Nagpalakad-lakad si Ibarra ng Binondo at napagmasdan nitong sa kabila ng matagal na panahon na pangingibang bansa, wala man lang pinagbago ang kanyang bayan. Kung ano ang siya niyang iniwan, ay ito rin ang kanyang natunghayan sa kanyang pagbabalik. Mababakas na wala man lang pinagunlad ang bayang iyon. Habang naglalakad ay nag-iisip din si Ibarra sa sinapit ng ama. Sinundan siya ng tinyente upang kwentuhan ng tungkol sa kanyang ama. Si Don Rafael ay isa sa pinakamayaman sa bayan ng San Diego. Matulungin at maraming nagmamahal. Sa kabila ng kanyang kabaitan ay marami ring naiinggit dito, kabilang na ang mga pari sa simbahan, sa pangunguna ni Padre Damaso. Dahil sa ganitong sitwasyon, minabuti ng Don na hindi mangumpisal, bagay na lalong ikinagalit ng mga pari. May isang Kastila doon na walang kaalam-alam, palaboy at pinagkakatuwaan ng lahat. Hinirang ito ng Don bilang kolektor. Isang araw, hindi nakapagpigil ang kolektor sa mga batang nagtatawa sa kanya, kaya't inakma niyang saktan ang mga bata. Kumaripas ng takbo ang mga bata at nang hindi niya maabutan, binalibag niya ng baton at tinamaan ang isa. Tumumba ang bata at walang awang pinagsisipa ito ng artilyero. Nakita ito ni Don Rafael at inawat niya ang artilyero. Ayon sa mga sabi-sabi, sinakta ni Don Rafael ang Kastila hanggang sa kakapalag nito ay tumama ang ulo sa malaking bato. Tinulungan ni Don Rafael ang bata. Ang Kastila naman ay sumuka ng dugo at natuluyang mamatay. Nagkaroon ng imbestigasyon ang mga Guardia Civil. Ikinulong si Don Rafael at dito na naglabasan ang mga lihim niyang kaaway. Kabilang sa mga paratang sa kanya, ang pagiging erehe at pilipostero, pangangamkam ng lupain at iba pang legal na paraan sa pagpapayaman, ang pagbabasa ng El Correo de Ultramar at iba pang ipinagbabawal na babasahin, pagtatago ng mga sulat at larawan mula sa isang binitay na pari, pakikipagkaibigan at pagkupkup sa mga tulisan at pagsusuot ng barong Tagalog. Ang dating mga kaibigan ng Don ay nangawala at tumalikod sa kanya. Tanging si Tiniente Guevara lamang ang naging kakampi ni Don Rafael. Sa kabila ng paniniwala ng taong bayan na ang tiniente ay nasisiraan ng bait, si Tiniente rin ang naghanap or humanap sa Kastilang abogado ayon na rin sa pakiusap ni Don Rafael. Mahusay ang abogadong ito, ngunit nagsulputan sa kung saan-saan ang kanyang mga kalaban hanggang sa ang kaso ay tumagal at naging masalimuot. At ang masaklap ay hindi pa man tapos ang paglilitis, siya ay nakakulong na at nagdanas ng hirap sa loob ng rehas. Ang mga pangyayaring ito, kasabay ng hirap na nararanasan, ay labis na nakaapekto sa Don, kung kaya ito ay nagkasakit. Tuluyan na itong namatay sa loob ng bilangguan at ni wala man lang nakiramay na kapamilya o kaibigan. Aral ng ikasyam na kabanata. Maging mapanuri sa mga taong nakakasalamuha. Hindi lahat ng umingiti sa iyo ay may magandang hangarin. Kagaya lamang ni Padre Damaso na ang akala mo ay walang pag-aalinlangan sa katauhan ni Ibarra. Sanggunian. Maraming salamat at hanggang sa muli.